una ko naranasang mag-OFW sa bansang UAE, year 2010 till year 2012. So, nag-alaga ako doon ng 5 kids at did some house chores at the same time. And then later on, year 2013, napunta naman ako sa bansang Hong Kong for 5 years. So, nagpalaki ako ng mga bata doon, 2 kids, did the house chores at the same time, and then naghahatid sundo sa school. One of my friends asked me na may employer na naghahanap ng caregiver, so I grabbed the opportunity and nag-apply ako through the process of living caregiver, and dumating ako ng Canada May 2018. Kapag OFW ka, mararanasan mo yung homesickness dahil malayo ka sa family. Kahit may sakit ka, kailangan mo magtrabaho. And especially dito sa Canada, yung winter, napakalamig and very challenging, lalo na pag lumalabas ka. Kahit mahirap, sulit naman. As a breadwinner sa 5 magkakapatid, napag-aral ko yung aking 4 brothers. And I also provided financially for the medications of my parents. Sa 10 years ko na pag-OFW, naranasan kong maging more responsible, more matured, at maging matatag. And I also being wise financially, and natutunan ko what is the difference between needs and wants. At kahit mahirap, masaya naman dahil alam natin na nagpapasaya tayo ng family sa Pilipinas.